Because I'm already telling you, hindi nyo nga ho kasalanan yan. Sa panahon ni Presidente Noynoy Aquino yan. Ngayon dapat sa panahon ni Pangulong Duterte, itigil na yan, ihinto na yan para ho hindi magpatuloy ang ganitong problema. Una sa lahat, nagpapasalamat po tayo sa mga guests natin ngayong umaga. Particular po ang PhilHealth sa kadahilanan na nakiusap po sila, dapat kasama po natin sila dito sa floor. Nakiusap po ang mga kasama natin sa PhilHealth na sa kadahilanan ng matagal po yung naging hearing nila sa Senado kahapon, sila po yung nakiusap kung pwedeng sa Zoom na lang po sila mag-attend, which we allowed. Ito po yung kalinsunod ng panawagan ng ating Pangulo na magkaroon ng malawakang investigasyon sa problema ng PhilHealth, hindi lamang po sa ngayon, sa isyu ngayon, kundi po sa mga nakaraang taon. Yan po ang mga packages na isinasagawa sa ilalim ng PhilHealth ng iba't ibang claims processing na again, pumapasok po sa isang case rate system. Next slide, please. Yan naman po ang mga package na ibinabayad sa bawat problemang pagkakaroon ng sakit under the case rate system po natin. Makikita po dyan, iba't ibang sakit, iba't ibang binabayad sa bawat sakit na ginawa po yan sa ilalim ng PhilHealth. Next slide please. Tinataya po na 153 billion pesos magmula 2013 nang nagsimula ang case rate to 2018 ang nawalang pondo sa PhilHealth. Sa 20% po based sa COA AOM ang overpayment sa claims ay 102 billion pesos. Dahil po sa period na to, sa panahon pong ito, ang all case rate method ay 512 billion ang total. Next slide please. Noong pong nakaraang budget hearing 2019, hindi po nagkaroon ng COA report ang PhilHealth. Ang katunayan ho, ang COA nandyan, nakiusap na hindi pa nila tapos ang COA report at kanila masusumite pagdating ng ating budget hearings. Bakit po hindi nakapasok ang COA at walang report? Sa kadahilanan, batay sa kanilang report na nandito po sa atin, hindi sila binigyan ng access sa mga computers na recorded ng PhilHealth. Next slide please. Ang interim reimbursement na ginagawa ng PhilHealth sa ngayon, 30 billion po ang kanilang nakalatag. Ang sabi ni President Morales, kahapon narinig ko siya, sabi niya 7.5% acceptable losses in an operation of an insurance system or insurance setup. Sa palagay ko, mas malaki sa 7.5%, pero ilagay na lang po natin dyan sa 7.5%. Ngayon pa lang pong COVID, ang mawawalang pondo natin ay 2.25 billion pesos. Yan po ay pondo na mawawala sa PhilHealth sa ilalim na rin ng sistemang to na taong-taon ho magmula 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. All reports of COA would assail the all case rate system. Yung pong ginagawang sistema ng PhilHealth ay patuloy nilang ginagawa at patuloy po na sinasabi at dinidisallow ng Commission on Audit. Next slide please. Ayan po ang case rate ng ating mga pasyente sa ilalim ng COVID-19. Mild pneumonia 43,000, moderate pneumonia 143,000, severe
at 333 at critical at 766. Ano pong ibig sabihin nito? Nagpunta ka ng ospital, palagay mo na ospital ng Maynila, at ikaw po ay binigyan ng kaukulang atensyon medikal. Ang ginastos mo ay 20,000. Ang babayaran pa rin ng PhilHealth sa ospital ay 43,000 under the case rate system. Noong pong hearing namin nitong nakaraang Marso, binanggit ko na po ito kay General Morales. Sinabi ko na sa kanya, General, ingatan niyo po yan dahil yan ulit ang magiging ugat ng problema ng PhilHealth at dyan magkakaroon ulit ng butas ng issue ng korupsyon ang PhilHealth. At kaya nga po, dito sa interim reimbursement mechanism, nagkakagulo dahil yung mga ospital na naman na nakikita nila na nagkaroon ng pabor nung nakaraan, ang siya ring nandito sa all case rate system. Maari pong nilakihan, pero dahil nga sa may duda sa pamamaraan ng pulisiya, ito rin po naging ugat ng problema. Next slide. Ang iniiling po namin sa ating pong PhilHealth at kay Pangulong Duterte na itong all case rates policy nagsimula sa administrasyon ni Pangulong Aquino. From 2011, nagtuloy-tuloy po yan at nagugulat na lang tayo, dito na lang po nagsimula ang problema sa PhilHealth na ang lalaki na ng pondong nawawala. And we would like to request the PhilHealth Board who are here with us, yung mga kasama po natin, at sa ating pong Pangulo na magkaroon na ng malinaw na polisiya at maging po sa amin dito sa Kongreso, sa ilalim ng administrasyon ng Pangulong Duterte, ay itigil na ang all case rates policy na nagiging ugat ng korupsyon sa PhilHealth. Yung sinasabi po nila na mafia, yan po ang nagiging mafia. Sa kadahilangan sa all case rates policy, sa mismong polisiya ay nakaugat ang problema, ang buong organisasyon nadadamay. Ang mga kasapi na, at yan po'y makita natin sa mas maralim na pag-imbestigan itong komite, kung saan po lumabas ang mga pondong to, makikita natin kung sino ang mga kasabwat sa pagpapatupad ng ganitong sistema. Tanong ko lang po, General, para humalinaw na lang tayo, di po ba ang all case rate ng pneumonia ay 15,000? Opo. Okay. Ang all case rate ng acute gastroenteritis ay 6,600. Tama po. Ang urinary tract infection, 7,000. Tama po. Sa pagdaan ng maraming taon, ang binabayaran nyo sa pneumonia, umaabot kayo sa 700,000 plus taon-taon. Mga claims po, mga tao. Opo. Kahit na o ibalik natin yan lang 2014, 15, 16, 17, 18, halos nasa 700,000 po ang claims ng pneumonia. Opo. Ang claims ng gastroenteritis for the past 4-5 years, nasa almost 350,000 every year. General Morales, naputol po. Aha. Ang claims ng urinary tract infection, nasa 300,000 every year. Almost 300,000 every year. General? Hello? Nakamute po Hello? Kayo, General. Hello? Nakamute po. Hello? Yes. Hello? Yes, General. Nakamute po, General. Okay na ho. Narinig opo, na po namin opo. Kayo. Opo. Narinig niyo ako. So, yung pong all case rate policy na binabanggit ko sa inyo, General, kahit na anong gawin yung computerization, mako-computerize lang po ang corruption dyan sa loob ng PhilHealth. Dahil lo, binabayaran ng buo based on a case rate
Imbis na dun sa actual na ginastos ng isang pasyente, General. And we have been talking about this. Pareho tayong bago. Ako bago sa Kongreso. Kayo po bago dyan. Dito po sa COVID, nag-case rate na naman kayo. I can assure you, General, there will be corruption there. Of the 30 billion, of the release, 14 billion. Yun lang pong sa mild pneumonia, 43,000. Marami po dyan ang mas mababa ang gastos na babayaran ng PhilHealth ng 43,000, General. Yung mga case rate sa COVID-19, bago hong labas ito, galing ho sa datos na nakuha natin nung pumasok ho yung COVID-19. At constantly ho kami nag-adjust, katulad ng testing kits din, para maipantay natin sa market cost. Mayroon doon naman ho sa case rate, sa ilalim ho ng universal healthcare ho, papunta ho tayo sa global budget, na kung saan ang pondo ay in-advance sa healthcare provider network, sa LGU, sa probinsya, para sila na ho ang mag-manage ng kanilang pondo. So yun ho ang long-term na sagot dun sa problema ng case rate na hindi naangkop dun sa tunay na gastos. Dun naman so sa mga nakaraan, meron ho kami mga compliance sa mga COA audit na kung makukuha po ho ang inyong mga datos, baka pwede ho natin i-compare dito sa mga binigay sa amin mga dokumento galing ho sa Commissioner Audit. General, I have here the audit reports 2013, 2014, 2015, 16, 17. Simple lang po, General, and I am sorry, hindi nyo maayos ang PhilHealth pagka po hindi nyo ito binago. Yung ginasabi nyo pong reforma, huwag po kayong makinig sa mga tao nyo dyan na nagsasabi ng case rates. Mali po yan. Kahit sinong insurance company ang kausapin nyo, pag ikaw na bangga, kung magkano ang bangga, yun lang ang babayaran. Kung ikaw nagkasakit, kung anong gamot, kung anong ginawa sa'yo, yun lang ang babayaran. It cannot be a package. Even if you go on a global budget, and please, tell them that we understand what a global budget means. Yan din po will not happen as long as we have the case rate set up. Mr. Chairman. Kung pwede ko pong i-share sa inyo, yung sulat ko galing sa Commission on Audit na natanggap natin noong June 10, 2020 na pinirman ho ni Chairman Aguinaldo. Ang sinasabi niya ho dito, based on the foregoing data, ito ang binigay namin sa kanya, yung premium contributions, benefit claims, income, operating expense, at saka interest and other income na 2017 at 2013 to 2017. At ang sabi ho niya, based on the foregoing data, the alleged losses of 154 billion pesos did not appear in the published COA annual audit reports on PhilHealth. Umaasa ho kami sa Commissioner Audit na siya ho nag-audit ng mga gastusin ho ng PhilHealth at nakikipag-ugnay ho sa kami sa kanila para sagutin yung mga kanilang observations tsaka yung kanilang memo. Tama po yun, General, dahil ito naman po'y sinabi nga nila, binabasa nila sa 20%. 20% na potential corruption under the COA AOM. So, sinabi po nila yung 153 billion. Pero ito po'y ehemplo na potential na nawawala sa PhilHealth, General Morales. But believe me, you will have continuous problem in PhilHealth with the all case rate program. Tanungin nyo po ang lahat ng insurance company, tanungin nyo po mga ospital. Wala pong gumagawa ng isang package ng pangbayad. At yan po ang mangyayari sa IRM ninyo. At kahit anong programa, computerization, magka-COVID, magpataal, lahat po yan mauuwi sa corruption hanggang may all case rate program kayo, President Morales. And I'm sorry, President Morales, because I'm already telling you, hindi nyo nga ho kasalanan yan. Sa panahon ni Presidente Noynoy Aquino yan. Ngayon dapat sa panahon ni Pangulong Duterte, itigil na yan, ihinto na yan, para ho hindi magpatuloy ang ganitong problema.